Good morning, sabi ng batang iyakin. Si RV talaga ang dahilan kung bakit bumabangon ako sa umaga. Kasi ve, hindi siya tumitigil sa kakaiyak kapag hindi mo siya binuhat. Kaibang magkaiba talaga sila ng ate niya. Si Avi kasi pagising niyan, mag-i-smile agad yan sa'yo. Kahit nung baby pa siya, hindi talaga siya iyakin. Diba, sabi sa inyo, hihinto lang yan kapag binuhat. Dahil lang babalak na kung ibaba siya, ayan, gumigising. Lakas talaga ng pakiramdam. Si Ate Avi naman, steady muna kasi kagigising lang. Lately kasi pagkagising na pagkagising namin, nagpe-play na agad ako ng music. Tapos napapansin ko kay Avi na nagugustuhan niya. Sinasabayan pa nga niya minsan yan eh. 10:40 a.m. na nga pala pero sobrang init na sa labas. Malapit na magtanghali pero wala pa rin ako nagagawa dito sa bahay. Sobrang kalat, ayoko ng ganito. Mula kasi nung umaga, itong si RV pabuhat agad. Natutulog naman siya sa gabi, kaya lang tuwing 4 a.m. talaga, yun na yung oras ng pagbuhat sa kanya. Tapos ayan, hanggang umaga na hanggang magtanghali. Pinapakiramdaman ko pa kung sobrang lalim na ng tulog niya. Kasi parang nagtutulog-tulugan na naman eh. O teka, ibababa ko, walang hihinga. Tulog din si Dudong RV. Nung nailapag ko na nga siya, hinahanap ko si Avi. At ayun, nakita ko nagtalakbong ng kumot. Ang hilig niya talagang iipit yung sarili niya sa mga comforter. Ang cute-cute talaga ng unikaihan namin. Mabuti na lang talaga at hindi niya sinasabihan si RV sa pag-iyak. O ayan, natambakan na nga ako ng mga bibigyan ng honest review. Buti na lang at nabawasan yan kahapon. Finally, makakapagligpit na ako. Ang saya-saya ko. Ang sarap-sarap talaga sa pakiramdam kapag naglilinis ka. Ewan ko sa iba, pero ako ganun ako. Tuwang-tuwa nga pala ako kay Avi kasi hinihele niya si Banini. Tapos na ako sa pagtutubi eh. Pa-vacuum na ako pero yung isa dito parang gising na. O diba, wala pang 5 minutes na ilalapag si RV. Hindi ko agad siya binuhat kasi akala ko hihinto pero dai, walang pag-asa. Binuhat ko na lang siya kasi mukhang antok na antok pa siya. At karga lang ang magpapakomportable sa kanya. Alam nyo ba sa sobrang pagod at antok ko tapos magigising siya sa madaling araw, napapasigaw na lang ako. Kasi yung 4 a.m. yun yung kalaliman ng tulog ko. Tapos yun naman ang kababawan ng tulog niya. Kaya talagang kakargahin mo siya. Kapag sobrang hindi ko na talaga kaya, ginigising ko si Daddy Bay. Tapos siya yung maghihele kay RV. Pang pinapatulog ko nga si RV, yung isa dito, nangungulit. Nakita niya kasi yung toothbrush niya dito sa may lamesa. Nung pinaliguan ko kasi siya kagabi, nabit-bit niya. Pagtapos kasi niyang maligo at mag-toothbrush, dinadala namin yung toothbrush niya, tas nilalagay namin sa ref. Opo, sa ref namin nilalagay para hindi naman gapangan ng kung ano-ano. Kaya lang, sa sobrang pagmamadali ko siguro, hindi ko na nailagay sa ref. Inuuto ako ng bata. O, diba, kumis pa nga sa screen. Sa likod lang kasi ng phone nakalagay yung toothbrush niya, kaya lumalapit-lapit siya. Grabe, ayaw niya talagang tumigil hanggat hindi niya nakukuha. Eto namang si RV, parang nana, konting galaw, iyak agad. At yung isa nga dito, ayaw tumigil hanggat hindi nakukuha ang goal niya. Ayun, tuluyan nang napasakmay niya ang toothbrush niya. Sobrang init na talaga, hindi ko na kaya, kaya binuksan ko na yung aircon, tapos sinara ko yung bintana. Mga 11 a.m. na nga pala to, pero yung itsura ko pang gabi na. Pagod na pagod na agad ang itsura. Ikaw ba naman magkarga ng bata mula umaga? O ano te, anak pa? Tinitingnan ko si RV sa screen, grabe, ang taba-taba niya. At habang busy nga ako sa paghihele dito, may batang sumasalisi. Nakatulog na naman si RV kaya mag-a-attempt ako na ilapag siya. Inaayos ko pa lang yung una niya, bumuka na agad yung mata. Ang galing nila, no, nararamdaman nila kapag umuupo ka. Sige day, isayaw mo lang. Baka sakaling tsumamba. Buti na lang at nakatulog na talaga siya kahit nung nilapag ko. Kasi ve, ihing-ihi na ako. UTI talaga ang labas ko nito. Mabilis ang ihi lang to, baka magising na naman tong si RV eh. Kinuha ko na nga rin pala sa baba tong Tilex X10 Bluetooth headphone. Ginamit kasi ito ni Kuya Waisal nung umaga. Ang bilis talaga magising ni RV. Sandali lang kami sa CR, oh, tapos ayan, gising na siya. At para manahimik muna si Avi, kailangan ko lang ipanood sa kanya yung pampakalma niya. Sino pa nga ba? Ay, si Miss Rachel. Mga anak nyo din ba siyang pampakalma? O, diba? Bigla siyang nagbehave. Tapos ako, medyo nakakapag-relax na ngayon. Kasi alam nyo bang may FM radio ang Tilex X10 Bluetooth headphone? La, kinumpleto pa talaga. Tagal ko na rin kasing hindi nakakapakinig ng radyo. In fairness ha, sobrang ganda ng tunog. Nung gusto ni Daddy Bay yung bass nito, sobrang arte sa headphone nun, pero ito nagustuhan niya talaga. Si Kuya Waisal nga, nung hawak to halos ang kinin na. Nung nakikita kong parang inaantok na si Avi, tinimplahan ko na siya ng gatas. Tapos isinabay ko na rin yung kay RV. Bekenemen, gusto niyong matulog ng sabay para makapagpahinga ako. Mukha ng tsonggong puwetang nanay niyo, bakit sa kereng maewe naman kayo. Ano daw? Habang nagpapakabusog nga yung dalawa, etong si Avi, trip na trip ko tuhan tong kapatid niya. Lagi talaga siyang ganyan tuwing malalapit siya kay RV. Ano kayang trip niya? Nung naubos na nga ni RV yung gatas niya, syempre, burp na. Alam niyo bang sobrang laas mag-burp nito ni RV? Minsan
minsan nga natatawa kami kasi parang hindi ba tayo nag-burp. Tapos nga pala niyang mag-burp, hindi ko siya agad nilalapag. Kasi possible na maglungad pa siya. Habang nagpapa-burp pala ako, si Avi tulog na, hindi ko man lang namalayan. Ang ganda-ganda talaga ng Avi na yan. Si Arvi gising naman, pero buti na lang hindi siya umiiyak. Kadalasan kasi kahit buhat ko na siya, umiiyak pa rin. Himbing na yung tulog ni Avi, kaya nilipat ko na siya sa baba. Para naman makahiga din ako, hindi kasi kami kasya tatlo dito sa kama. Hay, salamat, nakapagpahinga din kahit papano. Pero dahil gising si Arvi, hindi naman ako pwedeng matulog. Kaya naisip kong libangin na lang siya, para hindi naman umiyak. At habang hindi pa nga siya tinotopak, nakinig muna ulit ako ng mga music sa radyo. Inatay ko na kasi yung TV nung nakatulog si Avi. Yung totoo te, nakikinig o nagpapakyut. Ang likot naman itong si Arvi, sipa ng sipa. Mukhang nagpaparamdam na malapit na siyang umiyak. Arvi, Diyos ko, ikalma mo. Ayan na nga po, inaabot ng kamay niya yung headset. Siguro sinasabi niya, hoy, tanggalin mo na yan, iiyak na ako. Sige, iyak ka lang. At ayun nga po, tuluyan na siya nagpa-cute. Ay, mali, nagpabuhat pala. Si Arvi talaga nakahiga na kanina, di pa natulog. Gusto bubuhatin muna. Tignan niyo naman ang clingy, oh. At si Ate Avi, ang sarap ng tulog. Kaya ako din makakatulog. At dahil medyo nakatulog ako, hindi ko na malaya na nakarating na pala si Wazel galing sa school. Kaya pag akyat niya, sabi ko itimpla niya muna ako ng kape. Tapos parang hindi ko naririnig si Kuya Wazel, yun pala tulog. Ipababantay ko sana sa kanya si Avi kasi gising na. Kaya lang tulog pala siya, kaya hindi ko na siya inistorbo. Pag akyat ko, nagtataka ako, bakit parang andilim na, yun pala nagbabadya na naman ng ulan. 4 PM pa lang pala, kala ko alas 6 na. Maya-maya nga lang tuluyan ng umulan. Buti na lang nakarating na si Daddy Bay bago pa bumuhos yung malakas na ulan. Tapos sabi ko sa kanya, bantayan niya muna tong dalawa kasi maliligo ako. Ito na nga yung hinihintay niyo mga mommies. Ito nga po pala yung hot oil treatment na ginagamit ko. At ang next nga na tanong diyan ay kung paano gamitin 'yan. Ako po, ganito ko siya i-apply. Nabasa ko yung buhok ko, tapos sinashampoo ko. Oo nga pala, hindi ko masyadong tinatagalan yung shampoo sa buhok ko. Sandali lang, tapos binabanlawan ko kagad. Binabanlawan ko nga palang mabuti para talagang wala nang bula na matira. Pinipiga ko siyang mabuti. At ang next nga po dyan ay ilalagay ko ng hot oil treatment. Nisigurado ko nga pala na lahat ng part ay malagyan ko. Kung mapapansin nyo nga pala, hindi ako nagbasa ng katawan. Kasi po, after ko maglagay ng hot oil treatment, ibinababad ko muna. Ayan, itinali ko yung buhok ko. Tapos, habang binababad ko yan, hugas-hugas muna ng mga pinggan. Hindi kasi nakapaghugas si Kuya Wazel kanina, kaya ako na lang ang gagawa. Tsaka hindi ko rin talaga matitiis na makitang may laman yung lababo ng mga maduduming pinggan. Nakapaglinis ka na ng lababo, hindi mo pa namalayan yung oras habang nakababad yung buhok mo. Sa mga nagre-request nga po pala ng house tour, be patient po. Ang gulo pa kasi talaga dito sa bahay, hindi pa ako nakapag-general cleaning. After nyo pong ibabad ng mga 5 to 10 minutes, pwede nyo na siyang banlawan. Eto nga pala yung sabon ko sa katawan at mukha. Mga sabon po yun na pinagdabasan. At pagkatapos ko nga po palang maligo, magbo-blower na ako. Hindi nga po pala ako gumagamit ng suklay. Isa nga din po pala yun sa sikreto ko kaya hindi naglalagas ang mga buhok ko. Pinapatuyo ko lang siya sa blower, pwede rin namang sa electric fan kung wala kayong blower. Kaya lang, mas matagal. Kamay ko nga pala yung ginagawa kong suklay. Sobrang tagal ko na nga po palang ginagawa to kahit hindi ko pa pinapanganak si Avi at Arvi. Matagal ko na rin ginagamit yung hot oil treatment ko kaya talagang nakabawi yung buhok ko. Yung iba kasi isang beses pala nag-hot oil treatment, akala nila maaayos agad yung buhok nila. Ay, dai, hindi po ito magic. Syempre, i-maintain nyo po yung paggamit nito para mas maging maganda yung buhok nyo at tumibay. Yan po sa hot oil treatment na yan, nag-stop yung hair fall ko. At may isa pa nga pala akong ipiflex sa inyo. Eto nga po pala ang Gorgeous Glow My Pink Serum. Eto talaga ang magic kasi colorless siya. Tapos pag in-apply mo na siya sa labi mo, magiging pink na. Ito na nga rin po pala yung ginagamit kong blush on. Wala pong filter yan para mas makita nyo. Sobrang ganda, parang oil based siya. Kaya pag in-apply nyo siya sa pisngi nyo, dumudulas kaya ang dali niyang i-spread. Yung iba kasing cheek tint pag nilagay mo, hindi kumakalat. Hirap-hirap ang tanggalin kaya ayoko ng ganun eh. Parang ganda talaga ng pink serum na to. Sa mga gusto din mag-try nito, nasa TikTok shopping bag ko po. Pati na rin tong oversized shirt na suot ko. Nakalagay dyan, fearless. Yun lang, bye-bye!